guys! Welcome to my channel! Ang pangalawang video na ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang pag-rebond ng buhok step by step. Kaya sa mga gustong matuto mag-rebond, panoorin nyo to. Tara guys, mula natin! Okay, bago tayo mag-start guys, dapat nakashampoo na ang buhok ng ire-rebond natin. Bago natin siya applyan ng letter A o straightening. Oh, so apply na natin siya guys. Naka-shampoo na to. Ang pag-apply ng straightening rebond, dapat maninipis lang. Pasensya na guys na edit na tanggal yung unang application. Ito lang yung natira. Dapat ganyan ang pag-apply guys. Huwag nyong isasagad sa anit. Dapat half inch from the scalp to the end. Ganyan. Ganyan lang guys ang tamang pag-apply. Kaya hindi siya pwedeng isagad sa anit kasi pwedeng magputol-putol yung buhok pag nasagad sa anit. Ingatan natin yung guys na makasagad sa anit. Yan guys, pasunod-sunod lang yan. Pagkatapos natin applyan ng straightening cream or letter A, ibababad natin siya guys ng 30 to 40 minutes. Dahil ito ay parang virgin hair pa, kahit mag 40 minutes lang, okay lang yan. Pero guys, pag mga makulay na, isi-check natin siya. Ito kasi kahit babad natin na matagal, okay lang. So, nababad na natin, guys. Babad natin siya ng 30 minutes. Tapos, ayan, guys. Check natin siya. Yan. Ang pag-check ko, guys, nakita nyo, binubuhol ko siya. Pag ibig sabihin, pag hindi na siya gumalaw, luto na yan, guys, sa gamot. Yan, katulad yan. Okay na yan, guys. Pwede na. Tapos padaan na lang natin ng suklay. Suklayin natin ng konti. Yan. So guys, nababad ko lang siya ng 40 minutes sa straightening cream. After nyan guys, pagkasuklay ko, babalawan na natin siya. Napalaman natin siya. Ibablower natin siya ng 100%. Blower natin siya guys ng 100%. Bago natin siya planchahin. So, ayan guys. After natin siya mablower ng 100%, doon na tayo magsisimula mag-iron. Magplantsa ng buhok.
Okay, tapos na tayo mag blower guys. So magpaplansya na tayo. Guys, ang pagplansya pala, huwag naman yung sumakapal. Dapat yung tamang nipis lang. Katulad nito. Ganyan lang guys. Tapos mga ilang hagod lang, mga 5. Pag nakita mong kumintab na guys, okay na yan. Tama lang ang nipis ng pagplansya natin. Tapos guys, yung init pala nito guys, 200 lang ha. Pwede nating lagyan, pwede natin siyang gamitan ng 200 to 220. Pero pag may mga colored hair guys, hanggang 180 lang tayo. Ganito kasi halos virgin hair na rin 'to eh. Ang color niya nasa dulo na lang kaya ang 200 yung init ko sa kanya. 200 yung init ng plancha. So ganyan lang guys. Pasunod-sunod lang 'yan. Okay, pagkatapos natin guys maplantya, i-cool down muna natin siya ng mga 5 minutes. Okay, pwede natin siya guys i-blower ng malamig na 5 minutes bago natin siya applyan ng
letter B or neutralizer. So ayan guys, mag-apply na tayo ng neutralizer. Ang pag-apply guys ng neutralizer, pwede siya makasagad sa anit. Okay lang yan. Hindi siya nakakaputol ng buhok. Pwede siyang roots to end guys. Ganyan lang ang pag-apply. Siguraduhin natin guys na lahat ng buhok na lalagyan natin ng gamot, ng neutralizer. Kasi ito yung magpipix ng pagka-straight ng buhok. Parang siya yung maglalak ng straight. After natin guys ma-apply ito na neutralizer, ipapabad natin siya guys ng 15 minutes. So, panoorin nyo lang guys. Natin mababad siya guys ng 15 minutes sa neutralizer. Babal na natin siya. At pwede na natin guys lagyan ng treatment sa shampoohan. Pwede natin siyang ibabad ng kahit 5 minutes lang. Yung treatment niya guys, yung letter C niya yan. Yung iba kasing pang rebond, may mga sabay na yan, yung 1, 2, 3. Or ABC. Yung pangatlo na si guys, yun na yan. After natin guys mabalawan, ibablower na natin siya ng 100%. So ito guys, binublower na natin. Blower lang guys. Pinapatuyo lang natin siya para makita natin yung result kung maganda talaga. Hindi natin guys kailangan planchahin. Yung iba kasi guys, pinaplancha pa. Pero pwede naman. Pag maganda kasi yung rebound, kahit di mo na planchahin guys, maganda na yan. Patuyuin mo lang, okay na. Yan guys, nakikita natin. Patuyuin lang natin guys.